maganda umaga. So this is my routine sa office for a whole day. For my everyday preparations bago mag-start yung trabaho. Dapat laging malinis para safe lagi kasi nandito tayo sa center. At ng sulok ng opisina. So, kailangan natin na linisin para magandang tingnan. Ayan. Magandang tingnan pag malinis ang office. So, ayan, malapit na matapos yung ating first part ng paglilinis. Nasa first part na tayo. Ayan. Nakabot ka ng 3-5 days na pan-approval ng verify kasi pa-process ka lang mo. Ang kulit, ikaw ba yung verify na ito?
5 years po nang magbabayad, after 5 years po, mag-aantay ng maturity, mag-aantay po na magpuntong ang bata ng 18. Edad 18 po hanggang edad 22. Yun po yung at age of 18, yun po yung start ng ano, ng may balik na siya, 50% po sa cash value po ng insurance po ng bata. So, pwede siya mong ma-i-surrender, pero depende lang po mong sa cash value niya sa ngayon, 2021. Sa mga life insurances po, kasi mo, meron pa talaga siya mga maturity, hindi po siya agad-agad na pag sinabing natapos na ang payment, pwede mo na siyang kunin. Iba po yung idea ng computation po pagdating ng mga life insurances po. So, aalamin ko po na muna kung magkano ang cash value niya sa head office para masagot ko po yung tanong po ninyo kung magkano ang makukuha kung sakaling isusurrender ko siya. Kasi kung ano po ma'am, kung yung nga po sa at the age of 22, kung magkano man po ang cash value niya, yun yung buong ma-receive po ng bata. Pero sa case po kasi gusto mo na siyang i-surrender ng mas maaga, depende lang po yun sa cash value niya. Sige po, ma'am. Okay po, sige po. So ayun guys, dito na nagtatapos yung ating vlog for today. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, diba sa thumbs up? Comment nyo lang yung mga gusto nyong i-content namin dito sa aming susunod na mga vlogs. Ring the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong uploads namin. And don't forget to subscribe to our channel. Ayan guys, maraming salamat sa inyong lahat. So, have a good day! Bye!